Andrea's POV. Nagmulat ng mata si Andrea nang pumasok sa loob ng banyo si Nathan. Ngunit nang bumukas ang pinto, nagmandali siyang nagdulog-dulugan. Pinakikiramdaman lamang niya ang asawa. Namimiss na niya ito, ngunit nagtatampo talaga siya na hindi man lang siya nito hinarap kaninang dinalaw niya to sa opisina. Pero kay Charlene, nagkaroon to ng time? Naulinigan niya, tumunog ang phone nito. Charlene? Dinig pa niyang sabi nito nung sagutin ng telepono. Hanggang dito ba naman sa bahay nila nang iistorbo ang babaeng iyon? Napipikon siya lalo pat para nag-e-enjoy si Nathan. Nakausap ang babaeng iyon. At ito namang Charlene na to para nag-e-enjoy na pagsilosin siya. Pakiramdam niya nananadya na talaga. Ha? Charlene, you're funny. Dinig pa niyang sabi ni Nathan sa pagitan ng pagtawa. Funny? Kaya pala ang lutong ng tawa mo. Nabubugnot na siya kanina pa. Parang gusto na nga niyang bumangon. Habutin ang hawak itong cellphone. Bakit kailangan pa nitong makipagharutan kay Charlene? Anong oras na ba? Ngunit sa halip na ipakita kay Nathan na nagsiselos siya, minabuti na nga lang niyang manahimik hanggang sa makatulog na siya. Hindi niya na alam ko anong oras na tapos sa pakikipag-usap ito ng dalaga, pero na magising siya kinabukasan, wala na si Nathan. Nagmamadali siyang lumabas para tingnan to sa kusina. Ngunit ang sabi sa kanya ng maid, alas 5 pa lang daw umalis na to. Masamang masama ang loob niya. Hindi man lang siya rito ginising para magpaalam. Siya lang ba? O talagang tinatabangan na sa kanyang asawa? What if isang araw matukso nga ito kay Charlene? What if dumating sa point na magsawa na ito sa kanya? Peste, kung ano-anong tumatakbo sa utak niya. Sa dami ng mga pinagdaanan nila ni Nathan, di naman siguro nito maiisipan na pagtaksilan siya. Kailangan niya magpaka-busy para di gaanong kung ano-anong tumatakbo sa utak niya. Sinigurado muna ni Andrea na nianda niya na ang almusal ni Nathaniel bago siya gumayak patungong Pilates session niya. Naging kaibigan agad niyang ilan sa mga enrollees doon na sina Emily at Nicole. Kaya naman after ng kanilang session, naisipan nilang magbonding sa isang coffee shop na malapit lindang sa studio na pinagdausan ng kanilang Pilates. There was even a time na halos hindi na nga siya umuwi sa bahay. Mas madalas pa nga niyang nakakasama ang sekretary niya kaysa sa akin. Maktol pa ni Emily. Noong una akala ko, talaga trabaho lang. Then, isang araw, bigla na lang akong nag-surprise visit. Ayun, nahuli ko yung husband ko. Nakapatong sa kanyang sekretarya. Nako, never trust your husband's secretary. Lalo na kung batang bata't maganda. Sabi naman ni Nicole na nakahiwalay lang sa asawa. Parang may sumipang ko ano sa kanyang sikmura habang naiisip si Nathan na sa harap ng maganda at batang bata nitong sekretarya. Subukan lang nito, sa isip-isip niya habang hinihigop ang mainit na kape. Kaya binigyan ko siya ng ultimatum. Sabi ko sa kanya, kapag hindi nihimalayan ang sekretary niyang iyon, mapapatawag ako ng media para isiwalat ang kapestihang ginagawa nila. Ayun, natakot patanggol sa pwesto, kaya agad-agad din tinanggal sa trabaho yung sekretary niya. Pinalitan ng matanda. Napahagikik na sabi ni Emily. Takot lang niya sa akin. Bisaya yata ako kaya di ko talaga siya tatantanan. Alam niya kung paano ako magalit. Anitong bumaling sa kanya. Eh ikaw naman, Andrea. Kamusta naman ang love life mo? Napakibit balikat siya. So far, okay naman kami ng husband ko. Pilit ang iting naging sagot niya. Di ko pa naman siya nahuhuling nakapatong sa sekretary niya. Pabiro pang sabi niya sa mga ito. Pero anong gagawin mo pag nahuli mo siya? Tanong ni Nicole sa kanya. Eh alam nga namang ipilit ko yung sarili ko sa kanya. Eh dito na siya. Sagot niya at yun naman talagang gagawin niya. Hindi siya magmamakaawa kay Nathan. Madaling sabihin pero hirap gawin. Sabi ni Emily sa kanya. Nung una, yan din sanang gagawin ko. Hayaan ko na lang siya dun sa babae niya pero hindi eh. Kailangan ko ipaglaban yung marriage namin. Hindi lang para sa mga kids kundi para sa sanity ko. Ang lagay, ganun-ganun na lang yon. Hayaan ko silang maging masaya nang walang kahirap-hirap. No way! Hanggang kaya ko ipaglaban yung para sa akin, ilalaban ko all the way. Hindi siya umimik. Nangako rin siya sa kanyang sarili anuman ang mangyari, hindi na siya bibitaw sa pagsama nilang ito ni Nathan.
Pinasok niya to at kailangan panindigan niya. Ngunit hindi na pati respeto niya sa kanyang sarili. Mawawala na naman. Hey, bakit nga ba ganitong tumatakbo sa isipan niya? Alam niya nag-overthink na naman siya. Hanggang sa maghiwa-hiwalay na naman silang tatlo, hindi pa rin siya mapakali. Gusto sana niyang pasyalan ulit ng asawa sa ospital nito. Ngunit nahihiya naman siya. Baka isipin nito at ng mga empleyado wala siyang tiwala kay Nathan. May nabuti na lang niya mag-shopping at mag-grocery na rin para makapagluto siya ng masarap na dinner nila. Pagkatapos mag-grocery, dinala lang siya sa kanyang sasakyan ang kanyang mga pinamili. Ang balak niya bumulimulig sa loob ng mall para napatdash sa kanyang sasakyan nang mamataan ang sasakyan ni Nathan sa loob ng parking lot. Pasimple pa siyang nagtago sa likod ng kanyang sasakyan. Kumunot ang noon niya nang bumaba sa driver's seat tsaka umikot para pagbuksan na nasa passenger seat. Pakiwari niya, umakyat ang dugo sa ulo niya na makitang si Charlie nang bumaba doon. Bakit magkasama ang dalawang ito? Hanggang makapasok ang mga ito sa loob ng mall, di siya gumagalaw sa kanyang kinatatayuan. Naipait sa mga labing napangiti siya. Ang aga-aga nitong umalis kanina, na hindi man lang siya hinintay na magising. Walang time sa kanya pero may time kay Charlene. Nagwapang isingit at pakikipag-date sa pagitan ng trabaho. Nanlalambot ng mga tuhod, bumalik siya sa kanyang sasakyan. Baka naman may kinalaman sa trabaho kaya magkasamang dalawang to. Napapailing na pinatakbo na niya ang kanyang sasakyan. Ngunit nang hindi siya mapakali, pinarada niya ito saglit sa isang tabi, tsaka tinawagan si Nathan. Hi! Pilit niyang pinasagla ang boses. Itatanong ko lang sana kung anong gusto mong dinner mamaya para may prepare ko. I'm sorry, Andrea. Baka hindi ako dyan makapag-dinner. Nangako kasi ako kay Mr. Harake na dadalhin ko siya sa masarap na Filipino food mamaya for dinner. Anang lalaki sa kanya. Pasensya ka na. Kailangan ko magpa-impress sa mga investors. I hope you understand. Talaga ba? Kaya pala si Charlene ang kasama mo ngayon? No worries. Pilit na sabi niya kahit na nga parang sasabog niyang dibdib niya sa sama ng loob na nararamdaman. Kasama mo ba sila ngayon? Yes, kasama ko sila ngayon. Sagot ni Nathan sa kanya. Mas lalo siyang nainis na nagawa pa nitong magsinungaling sa kanya. Hindi ito magsisinungaling kung walang itinitago. Hanggang makauwi sa bahay, masamang masama ang loob niya sa asawa. Mas mapapanatag sigurong loob niya kung sinabi na lang nito na si Charlene ang kasama nito ngayon kesa magsinungaling pa sa kanya. Nathan's POV. Bakit di mo sinabi kay Andrea ang magkasama tayo ngayon? Pilang tanong na Charlene kay Nathan. Para ano? Para pag-isipan ko pa siya ng kung ano-ano? Alam mo namang dahil kay Mr. Harake kaya kita kasama ngayon, hindi ba? Sagot niya sa dalaga. Malaki ang utang na loob niya kay Charlene dahil ito ang nagpakilala sa kanya kay Mr. Harake. Malaking investor si Mr. Harake at ito ang sumagip sa nanulugi niyang kumpanya. Kaya naman sinama niya ito sa lunch meeting niya kay Mr. Harake. You really love her, don't you? Sabi ni Charlene na lumukot ang mukha. Maswerte siya sa'yo, pero oras na pakawalan ka niya, nandito lang ako. Makahulugan pa nitong sabi sa kanya. Napailing na lamang siya sa sinabi nito. Hinding-hindi na mangyayari yon. Hinding-hindi na niya papayagang magkahiwalay pa silang muli ni Andrea. Kaya nga ginagawa niyang lahat para sa kanyang mag-ina. Habang ako, eto, parang umalas ko sa love life. Tila nagpaparinig na sabi sa kanya ni Charlene. Okay nga ang career ko pero what's the point kung di naman ako masaya? Tumitig to sa kanya. Tell me, ano bang kailangan kong gawin para makahanap rin ako ng lalaking totoong magmamahal sa akin at di nang gagamitin ako para sa kanilang mga sariling interes? Bakit pa kasi nagmamadili ka? You are still young, Charlene. Just enjoy being single. Believe me, sa ganda mong yan, maraming magmamahal sa iyo. Marami kang makikilala na taong seseryoso sa iyo. Sumimangot siya. Kasi yung gusto ko, taken na. Sabi nitong akmang hahawakan ng kamay niya, ngunit mabilis siyang nakaiwas. Ayaw niyang may magbigyang kulay na naman ng mga reporters na nakikipagkaibigan siya rito. Maya-maya, bumalik na sa kanilang lamesa si Mr. Harake nang pagkatapos itong magtungo sa banyo. Lumapit lamang sila sa ibang restaurant para doon mag-dinner. Hanggang matapos ang gabi, maayos na naging meeting niya kay Mr. Harake. Pagdating niya sa bahay,
Dinatnan niya si Andrea, nakakalabas lang sa banyo. Nakasuot din to ng pajama. Napansin niya pa ang bago nitong hairstyle. Nagpakulay ka para ng buhok? Ani ang hinagkan ito. It suits you. Mas lalo ka naging sexy. Hinaplos niya ang buhok nito, saka tinas ang mukha paharap sa kanya. Sorry talaga ako medyo naging busy ako sa trabaho lately. Kumusta ang dinner mo with your investor? Tanong nito sa kanya. Good. Malaking bagay si Mr. Haraki sa company. Nagbabalak din siyang magkaroon kami ng expansion sa Japan. Excited na balita niya sa asawa. Tumangot ang ulamang ito, saka matamlay na nahiga sa kama. Napakunot noo siya. May problema ba? Nag-aala lang tanong niya rito. Umiling lang ito, saka pinikit na ang mga mata. What's wrong? Tanong ni Nathan nung lapitan si Andrea. Ramdam niya, may sama ito ng loob sa kanya kaya nahiga ito agad sa kama. Hinaplos niya ang mukha nito, saka hinagkan ngunit natiling nakapikit si Andrea. Bahagya pang umisod para lumayo sa kanya. Tell me, may nagawa ba akong di mo nagustuhan? Balik tanong nito sa kanya. May nagawa ka bang hindi ko dapat magustuhan? Bahagya siyang napatawa. As far as I know, wala naman akong ginagawang masama. Kaya nga tinatanong kita eh. Sabi niya rito. Ginagap niyang isang kamay nito at dinala sa kanyang bibig. Baka naman pinaglilihian mo ko. Pabirong sabi niya rito. Humaba ang nguso nito. Andrea, kung may gusto kang linawin, please, magsalita ka. Hindi ganitong nananahimik ka lamang. Pakiusap niya sa asawa. Tinitigan siya rito ng matiim. Ikaw, may gusto ka bang linawin sa akin? Tanong nito sa kanya. Napakunot noo siya. Hindi niya alam kung anong gusto nitong tukuyin. Pero alam niyang nagtatampo ito. Umayos siya ng upo. I'm sorry kung magiging busy ako ngayon. At halos wala na akong time sa inyo ni Nathaniel. The truth is, marami ang nag-pull out ng mga investors sa kumpanya. Mabuti na lang at sinaloko ni Mr. Haraki. Panimula niya. Nilingon niya ito. Natatakot ako kung hindi ko maibigay sa inyong mag-ina ang ipapangako ko kaya ginagawa akong lahat para makabangon ng kumpanya. Pagtatapat niya rito, bumangon si Andrea at naupo sa tabi niya. Sana kung may problema ka sa akin mo sinasabi at di sa ibang tao. Halos paanas lang nasabi nito sa kanya. Maiintindihan ko naman yun eh. Besides, ayaw mo bang damayan kita? Ginagap niya ang isang kamay nito. Of course, I do. Wala naman ako ibang gustong babae makarami kundi ikaw. Nakita niya napailing ito. Waring di naniniwala sa sinabi niya. Kaya pala nakita kita kasama si Charlene kahapon? Ramdam niya ang hinanakit sa tinig nito. Nagulat siya. Nakita mo kami? Bakit di mo kami nilapitan? What for? Tinawagan kita kahapon pero hindi mo sinabing kasama mo siya. Mahina nitong sabi sa kanya. Alam niya ayaw nitong iparamdam na nagsiselos to pero hindi yun ang naipagkaila sa tono ng pananalita nito. I'm sorry. Hindi ko intensyon na magsinungaling sa'yo. It's just that ayoko lang mag-isip ka ng kung ano-ano. Pero mali ako dahil mas lalo ko palang nag-iisip. Pero I assure you, walang ibang dahilan maliban sa trabaho kung bakit kami magkasama ni Charlene kahapon. Nathan, kaya tayo nagkaroon ng misunderstanding dati kasi palagi mong sinasarili yung problema mo. Ayaw mo i-share sa akin. Kung talagang asawa ang turing mo sa akin, hayaan mong damayan kita. Hindi ibang babae pang gugustuhin mong dumamay sa iyo. Masamang-masama ang loob na sabi nito sa kanya. Peste, what was he thinking? Bakit nga ba naduwag siyang ipagtapat dito ang kalagayan ng kanyang kumpanya? Hindi mo ba ako pinagtitiwalaan? Wala ka bang bilib sa kakayahan ko? Tanong nito sa kanya. Andrea's POV. Masamang-masama talaga ang loob ni Andrea kung kaya tinayaan niyang kumawala mga luha sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang kamay ni Nathan sa kanyang mukha. I'm sorry baby, di ko sinasadyang masaktan ka. Humingi ako ng tulong kay Charlene since kaibigan pala niya si Mr. Haraki pero maniwala ka. Walang mali siya kung magkasama man kami kahapon. Paliwanag nito sa kanya. Naniniwala naman siya sa sinabi ni Nathan. Nasasaktan lang talaga siya na kung di pa niya sasabihin hindi ito magtatapat sa kanya. Na parang bang ayaw siya nitong pagkatiwalaan. Feeling tuloy niya pakikipagsalo lamang ang kaya niyang ibigay dito. I'm sorry. Niyakap siya nito na mahigpit.
ayoko lang mag-alala ka kaya I did not mention her. Hindi ba lalong mas dapat ko yung ipag-alala? Walang kaso kung magkasama kayo as long as sinasabi mo sa akin kung bakit para naman mapanatag ako. Aniyang tuluyang binalalas lahat ng sama ng loob. Pakiramdam ko mas naitidiwala ka pa sa kanya kaysa sa akin. I'm sorry Nathan, pero mas lalo mong dinadagdagan ng mga insecurities ko. Kumunot ang noon ito. Batang-batang yung sekretary mo. Maganda. Ganun din naman si Charlene samantalang ako. Eto, di na bumabata at... Inawakan itong mga balikat niya at tinaas ang mukha niya para iharap ang mukha niya. Andrea, narinig mo ba ang sinasabi mo? Peste, kahit pagsamasamahin mo pa sila, wala silang panalo sa'yo. Hindi kita ipagpapalit sa kanila. Please, tanggalin mo na yung kung anumang pagdududa sa sarili mo. Mahal kita. Mahal na mahal. At gagawin kong lahat para mabigay ko sa'yo. Ni Nathaniel ang lahat. Tinignan niya ito. Oras mo lang naman ang kailangan ko eh. Dinalaw kita sa office pero hindi mo man ako hinarap. I know para akong bata at nagiging masyadong demanding pero di ko mapigil ang kasyon ng sarili ko sometimes. Nathan, alam mo naman ang pinagdaanan ng relasyon natin, hindi ba? Kailangan ko ng assurance. I don't know why I am so insecure. Siguro dahil wala akong ginagawa dito sa bahay. Pero nasa nito ang luha sa kanya mga mata tsaka hinagkan siya sa noo. Sorry kung ganyan ang nararamdaman mo sa akin. Mahal na mahal kita, Andrea. Ayokong pagdudahan mo yon. God, di ko na yata kakayanin pa kung magkakahiwalay na naman tayo. Kayo na Nathaniel ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Sana alam mo yon.